Sige. So, nila in concern na. Sige, so mag-start na ako discuss. So, this will really be brief. Mag-ask ko sa inyo if nakadiscuss mo mag-hardy cross nga pipe network analysis sa inyong hydraulics. Inyo rin na-discuss sa hydraulics? Wala. Hello? Wala sa mo, mamay. Ang uban, katong like ng mga sections before, na-discuss yung hydraulics. Okay. Sige. So, muna siya itong lab. So, ang pipe network analysis karon ano naman tayo ginagamit ka software, which is EPANET. So, kani si Hardy Cross ka method is ang manual na approach sa pag-solve sa pipe network analysis. So before naabot ang kanin software nga EPANET, so muna siya ang approach nga gagamiton sa ato ang mga designer sa water supply system. So brief lang overview no regarding Hardy Cross. So muna siya si Hardy Cross. So he is from West Virginia, USA. He was a civil engineer during his time, who specialized in structural engineering. So he worked for the University of Illinois under the Department of Civil Engineering. In the year 1930, nagpublish siya paper nga iyahang na defend no. So muna siya ang nag-give way para ma-discover na-invent ang moment distribution method. So he was the man behind moment distribution method sa inyohang structural engineering no. Itong i-distribute ang FEM. So, after 6 years, kana siya nga concept, iyahang gi-apply sa analysis sa flow sa water sa mga pipe networks. So, he published another paper nga again, he was able to defend, and that invention or discovery revolutionized how water distribution systems were designed sa mga munisipyo no, sa ilahang lugar sa US. So through the concept of moment distribution method, so iya siyang gi-apply sa pipe network analysis. So he wanto siya ang pagka-found sa Hardy Cross method nga pipe network analysis. So, the introduction of the Hardy Cross method for analyzing pipe flow networks revolutionized municipal water supply designs. And before the method was introduced, solving complex pipe systems for distribution was extremely difficult because ang relationship magod sa head loss and flow is not linear. No? So, dili siya nimo ma-solve using algebraic nga approach. So kinahanglan gyud siya og lahi nga approach, and actually ma-solve siya no using numerical methods like bisection, Newton-Raphson, if familiar na mo ana no, sa paragula falsi, second method kana siya kay maka-establish man na sila og pattern when sa mga nonlinear nga relationship sa lahi nga functions. But unfortunately at the time nga na discover ni Hardy Cross, wala pa na sila kumbaga na discover ilang concept ana. So at that time lisod kay mo establish bug relationship between sa head loss and flow. So Hardy Cross came up with the concept using the very concept he used for moment distribution method. So mo na siyang principles ang naa sa Hardy Cross method. First is mass balance. So sa usa ka certain nga junction, for example kanino, so sa usa ka certain junction, so junction is kung asa magtabo ang pipe no, so points kung asa gatabo sa pipe. So for example kanisha, this is junction or this is a node, na junction na siya, junction. So at a particular junction daw, tanan nga inflow sa water, tanan nga pasulod must be equal sa tanan nga mugawas ana nga point or junction. So that's principle number one.
Second principle is that the sum of the head losses around a closed loop must be equal to zero. So, once nga ang kato nga mga pipes na belong sa usa ka loop, loop meaning ingani o, so inani siya, isa ka segment siya, kumbaga, inani, isa ka loop, and then kani, isa ka loop. So, ang ikaduha nga principle nga dapat nga ma-meet, dapat wala ang sum sa head losses kung imong isum up sa usa ka closed nga loop, dapat ang ilahang sum is equivalent to zero. So, man itong head loss formulas. No? So, Darcy-Weisbach, HF is equal to 0.0826 FL over D raised to the power of 5 Q squared. And then we have Manning, H sub F is equal to 10.29 N squared L over D raised to the power of 16 over 3 multiplied by Q raised to the power of 2. And Hazen-Williams, H sub F is equal to 10.67 L over D raised to the power of 4.87 multiplied by C raised to the power of 1.852 multiplied by Q raised to the power of 1.852. Now, for Hardy cross nga approach, ni Hardy cross ang ano ang formula. So kaning tanan dari nga mga constants, iyang gipasulod or iyang gidenote as variable R, same sa uban, no? So kanin sila, these are all constants. So sa atong analysis dili na sila affected. So gi-serve yung gi-denote as constant R. Same with Hazen-Williams, gi-denote as constant R. Lahi lang ang exponent ni Q kang Hazen-Williams, but generally it's just the same format sa formula. Okay, so how ang yun sa man pag-derive sa formula sa Hardy-Cross? If the flow rates in each pipe is correct, then therefore the summation of RQ raised to the power of N is equal to zero. Or the summation of head loss, no? All of the head losses in a closed loop, tanan nga pipes nga existent dito, dapat kung i-sum up ni mo ilang head loss, must be equivalent to zero. So Q is equal to Q naught plus delta Q. Unsa man siya, ma'am? So, sa ato ang Hardy cross, natay ginatawag nga iteration process, same sa inyohang MDM, no, our moment distribution method. So, ang Q is this is our new or bag-o nga value sa volume after the adjustments that we will be making. So, natay ginatawag ng iteration process, which I will be discussing later. But for this one, no, so this is the new value of Q. So, the new value of Q is just equivalent to your initial discharge rate plus the adjustment na itong na-calculate during sa itong iteration process. So, that is how you derive the new discharge rate. So, if we apply the value of this Q, that is ato ang formula for summation of head loss is equivalent to zero, we will just plug in this value, dere, no? So, if we will do that, we will come up with this expression, R multiplied by Q naught plus delta Q, all of these, both of these terms raised to the power of N is equivalent to zero. Now, if you expand that, we will have RQ naught raised to the power of N. So, sa inyo man yung algebra, no? So, di na kayo kumag-delve, but ang product will be RQ raised to the power of N. Then dari dayon n ang power multiplied by the first term multiplied by the first term, and then ang exponent will be n or any power
minusan ni mo 1 multiplied by the second term delta q plus supposedly na pa na siya sumpay. Ang sumpay ani supposedly is na pa siya n multiplied by q naught multiplied by delta q raised to the power of n minus 1. No, so sa inyo na siyang algebra, so wala na ako gi-reflect. Plus dayon delta q raised to the power of n. So mo na siya supposedly kung iman siyang i-expand niya expression. But to make things simpler, no, kay kung ato na siyang isumpay pa kani siya ang delta q atong supposed nga sumpay pa, makomplicate ang process. So listod siya, diligya po nato siya, diligya po nato siya ma-solve, no. So to simplify the formula, gi-eliminate ni Hardy Cross ang sumpay because of the menial or very small value ni correction ning delta q compared sa quantity or value ni initial q. So ang iyang gibuhat, gi-disregard niya to. So katong gi-disregard nato nga gi-represent diri sa ellipsis, that is the reason why we do iteration or we adjust. So we go through multiple processes of iteration para ma-close or kumbaga mo ana mo gagamay ang ato ang corrections or adjustments sa ato ang discharge rate. So muna na siya. So gi-disregard niya. So kanina lang din nabilin. Now this is the formula for the adjustment. So kanina siya, gi-distribute lang niya RQ naught raised to the power of n, so mana siya, is equivalent to the summation of kaninga term multiplied by kaninga term. And then, gibutang siya or gi-transpose siya sa pikas nga size equation. That is why we have the negative sign here. So, I'm confident no, nga kabalo naman yung sa inyong algebra. So, wala na kayo kung nag-detailed kayo nga derivation. So, para atong ma-extract or atong ma-single out si delta q, which will be our adjustment, no? We will divide this side of the equation by this portion sa nasa right side, no? Para kani si delta q, para kani si delta q, ma-single out siya, just like this. So kung tanaw ninyo, kung ilabay niyo man siyang equation, padere, ubos ani, no? So we will come up with this equation. Okay. Sige, so pangutan na before tamo proceed. Kasi na ay mga pangutan ay address na to dan para dili mo ma-overwhelm. Na pangutan na guys, wala. Sige, so kasabot mo ha. Okay, so muna siyang process sa Hardy Cross. First, you have to assign initial guesses for flow rates. So, ako sa ni siyang So first, you have to assign initial guess for flow rates. So, for example, in this given, no. Kadyot lang ako sang iano ang animation sa para makita ninyo ang sequence sa paggawas sa mga ano. So, abot lang mo gamay ha. Please bear with me. Di mo kung anong mag-discuss o ka ng dissolution nga kung anong medium online.
Okay, sige, kadyot lang. Okay. Sige. Oh my gosh, asa naman to? Okay. Sige. So here is an example of our sample nga net pipe network na. So very simplistic lang na siya. So first, we have to assign our initial guess for flow rate. So for example, gitagaan mo ingani nga network. So naimo sulod nga tubig dere. So 150. Naimo gawas nga water dere 30. Naimo gawas nga water pa dere 75 and dere is 45. So first, we have to assign initial guess for flow rates. So ako na siyang explain niya. And then after, we have to find H and R for every pipe in a loop. So once nga na tayo mga kumbaga initial nga guess sa atong volume sa tubig dere nga moagi or discharge nga moagi, we will find H and R or katong atong head loss at then katong term sa ato ang formula nga gidenote nato as big R. And then we have to sum up H and R per loop and then find delta Q for each loop. So once nga makakama up nata ka H and R, pwede na nato sila ma-plug in sa atong formula and then we can find delta Q. And then after that, we apply the correction to each pipe and then repeat process until the value of delta Q is close to zero. Okay, so I would really appreciate it if during sa atong pag-discuss kung namoy dili masabtan, you have to raise it right away para atong maklaro diretsyo o nakinalibugan. So ayaw pagsalig sa imong classmate, no? So karon pa lang, naaman ang inyong instructor para maka-assist. So you raise questions if namoy dili masabtan. So ayaw kaulaw, okay? Basin og apil inyong mga classmate na gilumilom po na wala gapon kasabot. So sige, so first, we have to assign initial guess for flow rates. Sige, so for example, dere, 150. So, mag-assign ko dere og 40 nga pagawas. Diba si 150, considering junction 1, manayahang koan, iyahang tag, meaning butangan imo og tagging ang kada node or point sa imuhang system para dili ka maglibog. So that will come in handy, especially later sa atong pag-analyze, so that we can, kumbaga natay way para mag-title or mag-ngalan sa mga pipes pod para di ta maglibog. So in this case, ako siyang gibutangan og tags ang ako ang nodes. So umapuhon, pagtagaan mo og problem ani. So digi na siya ingon nga naa, gyud na siya tagdaan. So inyuhan na siyang initiative, no? Or inyo nang strategy na ninyo to put tags sa inyuhang pipe. So depende sa inyo ha. Pwede number, pwede alphabetic siya. So kamo na bahala. So for this node 1, so natay given nga inflow sa tubig at node 1 nga 150. So maybe gika na siya sa source. And then sa node 2, natay given nga 30 pagawas gikan sa 2. And then we have number 3, 75 pagawas gyapon, no? And then sa node 4, natay 45 pod nga outflow or pagawas sa system. So dere nag-assign ko og 40 nga nag-assign ko dere og 40 nga value sa discharge. So wala koy basis ana ha. Ang ako lang jud nga nag-assume lang jud ko. So
Walay kinahanglan nga basis. It just has to be a guess. So, like for example, dere nagbutang mo kog 40. So pag abot dere, pwede ko magbalanse. So pakita nako gyanso na siya. For example, dere sa node 2. So kaganiha laka. So kaganiha nag-assign nako dere og 40, right? So pag-abot sa node 2, para makabalo ko unsay akong i-assign dere, so mag-sum up ko og summation of discharge dere sa node 2. So for that, summation of discharge at node 2 is equivalent to may pagawas nga 30 diri that's given, so you put negative 30. So we will atong convention is pag outflow negative, pag pasulod inflow positive. So nag-assume ko ganiha nga kani siya diri is 40, so that's inflow, no, pasulod siya sa node number 2, so that's positive 40. And then kani ang ato ang unknown, no, so wala pa ta kabalo ana. So ang imong ibutang ana, you just put X, no? So, ang giingon sa tong principle, dapat sa isa ka certain node, kung imong i-sum up ang tanan nga mga discharge sa tanan pipes nga nakakonect anang nga node, must be equal to 0. So, we will equate this to 0. So, So, ang sunod na nga process is algebra na. So, So kung imo na siyang ibalhin sa pikas nga side sa equation, kung imo na siyang ibalhin nga pikas nga side sa equation, no, so you will come up with x is equal to positive 30. Negative 40, di ba? Once ma-transpose ka, ma-opposite yung sign. So, minus 40. And then, 0. So, din na natin na siya yung sulat. So, therefore, your x is equal to negative 10. Di ba? So, negative 10 siya ang imong nakuha ang value sa x. So, meaning, pagawas siya gikan sa node 2. So, muna siya nga, ina na ako ang gi-denote dara. Okay, so sunod, lugar for example, dere. Ato na lang ibalik sa zero, be. Good morning, sir. Yut lang kayo sa... Okay, so nasolve na nato na siya dara. Okay. So asa pa man ta pwede mag ano? Sabutan nato dere ha. So mag-assume ta nga nay pagawas nga tubig. Nato dere. So ibutang nato ang mogawas nga water dere is maybe be 150. So, nakuha ng 40, no? So, pila na bilin? 90. Ay, 110. So, ibutang na to. Natay 70 dere. So, wala ko'y basis. Ani ha? Tagna rin siya yung ani. So, ma-refine na rin siya sa process ang atong values later on.
Okay. So kung ato na siyang isolve sa node 1, so summation of discharges at 1 must be equivalent to 0. So natay pasulod nga 150 sa node 1, no? So we will put positive 150, outflow of negative 40. And then dere nag-assume tanga nimo gawas dara nga 70. So negative 70. So para mabala na to kung pilay na sa kaning naka-incline nga pipe. So ato na siyang i-denote as x. So this will be equivalent to 0. So therefore, x is equivalent to, ilabay nimo sa pika side sa equation, no, para ma-single out ang atong unknown. So positive 70 plus 40 minus 150. Ana. So pila man na? Pila yung answer, ane? Negative 40. Negative 40. So meaning, sakto itong assumption nga pagawas siya, no, sa node 1. Okay, so node 1 man ta nag-base. So sakto tong assumption nga pagawas siya sa node 1. And then makita man po ninyo sa daan nga figure. Actually, pwede na ba siya mamata-mata? Ba't gipakita lang din ako sa sakto nga process? So dara. Batang ninyo? 40. Okay. So nanatay value dari, nanatay value dara, dara. So kanina lang ang kulang. So pwede na mo magpili. Pwede mo mag-analyze dere. Yeah, pwede mo mag-analyze dere, pwede po mo mag-analyze dere. So, depende. So ako, dere lang ko sa node 3. So, sa node 3, we have so, the summation of all discharges at node 3 is equivalent to first kani, so na ipasulod na rin nga 10, that's positive 10, na ipasulod nga 40, that's positive 40, and then na ipagawas nga 75 gikan sa given, so we will denote that as negative 75. And then, this is our unknown, so you just put positive x. Okay, so you will equate that to 0 para ma-meet ang atong first principle. So after ana, so, balik na po mo siyang algebra. So, nanaragid siya. Balik-balik siya. So, sa'yo nagiging, basta inyo lang ma-master ang process or inyo lang ma-familiarize na ganyan niya ang process. So, transpose na ito tanan para ma-single out si x. So, positive 75 minus 40 minus 10. Or 75 minus 50, no? So, therefore, our x is equal to 75. Sakto ba ko? X is equal to 25. Ana. So, this is positive. So, meaning pasulod si 25 ka node 3. So, grabe kayo na siya. Importante ang direction ninyo. So, bantayan dyan ninyo. Okay. Na. Okay. So, tama na siya, no? So, next, dito na rin tamang iteration na dayan ta. Okay. So, muna siya ang table nga para sa iteration. So, iteration meaning magbalik-balik taog atong idagan sa usaka cycle ang ato ang pag-solve, no? Solution until such time nga ma-meet nato ang required nga
error. So pwede posible nga na-establish nga allowable nga value sa error, or until such time nga makuha na to tong desired nga kumbaga pagkaduol sa value dito sa saktong answer. So actually kana siya depende na gid sa inyo ha, but for me ina ni ako ang pamaagi. So depende na sa inyo saan ninyo hang approach sa pag-solve. So kamo na bahala. You can follow my process or my ang konsa ako ang pamaagi. You can also stick with your own. Gusto ka nga na imong kaugalingon, as long as nag-follow ka sa process na or sa concept na sakto, then okay, ragay pa na siya. Wala problema. Okay. So, we will run our first iteration. So, we will consider the first loop. Kani siya itong loop 1. So, ani, ang atong convention is once nga positive, ang once nga clockwise ang dagan sa flow sa usa ka loop, ato siyang i-consider as positive. Positive yung head loss. Once nga mo go against siya sa flow, no? So counterclockwise. So like for example, enani. So atong convention is positive ang clockwise, di ba? So pag imo siyang iparun ang tubig dere, mutabo siya dere sa pipe 3-1, di ba? So dara, for example, dere ta start. Magranta clockwise mo may atong positive sa convention, no? So nag-go with the flow siya. So this is clockwise nga direction sa flow. This is also clockwise. So ang head flow, ang head loss nila aning duha, that will be positive. But for the pipe 1-3, it will go against the counterclockwise nga direction. So therefore, kanisi pipe 1-3 ang yang head loss will be negative. Sige. So for loop 1, we have pipes 1-2, 2-3 and 1-3. 1-2 1-3 Kajut lang ha. Wait lang gamay. Automatic din siya makuhaan. Ayan. Tara. 1-3. Ito. 1-2-2-3 and 1-3. So, kagets man mo ano yung asa na siya nakuha. So there is atong loop 1, makita nato natay pipes 1-2, 2-3 and 1-3. So mo na siya atong ibutang dere sa pipes. Now for n ibutang nato given man siya, so wala problema. So it's either given or tagaan mo sa formula nga gamito ninyo. So for example 2cn. And then, gitagaan tag R nga. Inani nga R. So, given na siya, din mo mabalakan. And then, RQ not is. So, 1-2, atong gi-assume is 40. So, let's put 40 here. For 2-3, we assume 10. And then, for 1-3, we assume 40. Yeah. Okay, so mana siya tong assumptions. Now, to solve for RQ squared or RH, so we will just multiply R by the square of RQ naught. Ana. Okay, so same sa uban. But for head loss, pag-abot sa iteration, this is sign sensitive. So, unsa may pamaagi para ma-determine na mo, ma'am, kung unsay sign ni head loss. Depende sa flow niya sa loop. So, tanawin ninyo din dito sa inyohang figure. Tanga.
Okay. Wait lang ha. So, sinedyo kaya akong laptop eh. Okay. So, dari. So, makita ninyo dari no, sa loop 1. Ang atong establish ng convention is si clockwise ang positive. So we will consider the first loop. So dere ta mag-start to nga pipe. So this is running clockwise on, oh, 'di ba? So kung mag-run ta direk tubig, go with the flow siya. Same with 2 3. But with 1 3 against siya sa flow nga counter nga clockwise, no? So ga kontra siya. So that will be negative pag-abot sa head loss. So that was 1 3, no? So, butangan nato na siya negative 3. Ana. So, for NRQ, for big R, so we will just multiply N by R and by Q. Ana lang. And then, same with the others, no? Just N, R, and Q. Multiply lang. So, si R is an absolute value. So, wala na siya problema sa sign. Only head loss ang sign sensitive. So you will just sum up this these head losses and then kaning R ato lang gyud pong i-sum up. So gi-sum ra nato na siya, no? So ani gi-sum up man nato, ma'am. Mo na tong formula sa head loss ba ay sa ato ang correction factor, di ba? Kaning man siya. So the delta Q or the correction to the discharge is equivalent to negative summation of H over summation of R. So, muna siyang reason gano'n nag-sum up ta dere sa H, nag-sum up ta dere sa big R. So, para makuha na to si adjustment factor, we will just get the negative of the quotient of H and R. Ana lang. So this will be the same for the others. Ito lang niya siya. Okay. Sige, so unya na ta mag-adjust. Dito sa tasay kaduha nga loop. So per iteration, i-consider ni mo tanan loops. Ha? So sa second loop na punta. Ang pipes nga naa sa second loop are 1, 4, 3, 4, and 2, 1, 3. So ako lang ipaulahi si 1, 3 because natay special nga condition for pipes nga shared between, na kanang kumbaga, sa duha ka loop na common or shared nga pipe. So na special nga treatment tanan sa ilaha when it comes to the iteration. So, pinakalas na ko siya ibutang para dilita malipat. Okay. So, sa second loop, natay pipe 1, 4 and 3, 4. And then, kato din shared na itong pipe which was 1, 3. Given na siya. So, sa Q nut, si 1-4 is 70. Si 3-4 is 25. Si 1-3 is 40. So, same lagi po na itong process, no? So, itong gibot ani is, gimultiply na ito si R by the square of Q nut. So, same sa uban nga process. So, that's just RQ squared. But, for each, no? We are concerned with sign. So, that's very critical. So, kung di mo maka-incorporate sa sign, so, masayop dyan mo. So, bantayan ginin na si head loss. So, for for loop 2, naka-clockwise si 40. Diba? So, naka-clockwise si 40. So, you also notice nga kung negative siya sa picas loop, pag-abot sa picas loop, mabali na yung convention, ma-positive siya. Just like 1-3. Na? So, si 1-3, gaganiha sa first loop pas negative siya, no? Because ga counter siya sa
ato ang gi-establish nga convention nga clockwise is positive. So negative siya. Pag abot diri, positive na siya. Okay, mo go with the flow naman siya sa ato ang positive nga convention. So 414 tabo yapon siya, no? So tabo si 14, so its head loss will be negative. So magbutang ra mo negative dere. For 34 tabo yapon siya, no? So this is, for example, mani siya atong flow, pag-abot sa 34 mo tabo siya. So negative gyapon. So si 113 is positive siya. Okay. So pagsaba mo kung namoy nalibugan ha, ay jud mo kaulog pangutan na. For lado. So excuse me, ma'am. So pwede ra sa QNAT na may diretso magbutang og sign, ma'am, like para kung ma-multiply siya ba diretso na din siya ma-negative or kuan? Or okay. Dito rin sa H. Kuan, be, actually, na'y pamaagyan, no? But kung musubay ka sa sakto nga concept mo, gid na siya man. But if you want to do that, ani, pwede ninyo, segway lang may kadyot ha, soban nga, wala nag-raise ani nga concern. Pwede ninyo, ang buhaton ninyo is pwede ninyo siya i-negative or magbutang mog sign convention sa QNAT ninyo, depende sa flow. So silbi kaning ato ang, so pwede na to mabutang si sign diri sa QNAT. But pag abot ninyo diri sa, saan man ibe? Jot lang. For example, kanisya lugar. Para madiretso-diretso na siya, pwede ninyo diri i-assign ang negative or positive. So, for example, diri. Kanisya kung i-negative. Pwede ninyo na siya maano. By okay. So, ang inyong buhaton kung gusto mo, gusto lagi mo dire-diretso na kay mo inyong kuan para mas dali. So, pwede ninyo siya inganion. So, ang inyohang sign dinhi ninyo i-apply sa imohang Q. Though supposedly sa H gina siya. So, pwede ninyo siya dire mabutang sa Q para lang dali, madali ninyo na inyong process. And then, you can multiply R multiplied by Q multiplied by the absolute of Q, no? Na siya. Ay nako. Wait lang. So to? Na. Pwede ninyo siya inganion. So, kung gusto mo nga, dili na mo mag, ano, dari sa head loss, pwede ninyo dari i-assign ang sign sa Q or sa discharge, and then instead nga RQ squared siya, ang yung buhaton R multiplied by Q multiplied by the absolute of Q para ma-adapt ni RQ squared ang sign convention ninyo dari sa QNAT nga inyong establish. Try na to ha. Oh. So same siya. Diba? So for NRQ, pwede ninyo siya N multiplied by R multiplied by the absolute of Q. Ana. So to ensure na dili mahilabtan ang or mag-remain nga absolute or positive si R, so you will just get the absolute of Q and multiply it by N and R. So you will get the same answer from this. But ang sakto gid na is kani gid akong first nga gitudlaw, but para ma-answer ang pangutana ni Miss kinsa to, Miss Borlado man siguro to, no. Pwede ninyo ni siya mabuhat nga pamaagi, but you have to take note nga ang concept nga gi-introduce ni Hardy Cross is really this. But para maka-strategize ta when it comes to Excel pag solve sa problem, pwede nga yung approach pareha sa cancer.
Okay ra? Nasabtan ra? Thank you, ma'am. Sige. Okay. Sige, ingatuon na lang nato be para ano ra. Dali ra. So ayan na lang. Sorry. Sige. Apin na lang po natin i-try niya. Using atong approach. Okay, mag-stick lang ko sa concept na introduce ni Hardy Cross. Sige. So, na naman tayo dito, no? So, ginegative na to si 1, 4, and 3, 4 because counter ang ilang agi. So, kung mag-run ko clockwise ka flow, mag-counter si 1, 4. That's why it's giving it negative sign. 1, 3 is positive because it goes with the clockwise nga direction. And 3, 4 is negative because it goes against the clockwise nga direction. So, manan siya nga negative siya dere. So, si NRQ is kanilang. I-multiply lang nimo siya. Same ganiha. And then sum up. Ay! Laka. Wait lang. Nakalaka. Okay. So, sum up lang ka. So, same ragya po na aning formula, no? So, you will just get the negative of the quotient of H and R. So, negative H divided by R. And you will just copy that. So, mag-adjust na ta sa itong Q. So, for 1, 2, ang ato ang correction factor sa loop 1 is positive, no? So, itong buhaton, ato siyang i-add. Sige. So, para makuha ang ato ang correction, we will just equate this to negative H divided by R. Ana, copy lang yung man ng value. Same raman ang correction. And then, same ragyapon ani nga iteration. Same ragyapon ani nga loop, no? So, mo ragyapon itong formula. Negative H over R. Then, copy the value. Okay, sana lang. Now, for Q, inani ang may tabo sa Q. So, depende siya, ano magandang, di ba, Q is equal to Q naught plus delta Q. But actually, imo siyang i-account kung unsay sign dere ni, tawagan eh, so, sign dere ni correction. So, for example, dere, positive man sa correction. Meaning, imo siyang i-add sa tanan pipes nga garan clockwise. Or ang sa tanan pipes nga ang flow garan clockwise. So, for example, dere. So, makita na to, ang clockwise is kani sila, mura ni positive. So, dadto na to na siya i-apply nga ato siyang i-add. And then for the rest, nga anti-clockwise or, sorry, counterclockwise ang ato ang flow sa water. So, ato siyang i-minus ang correction instead. So, to execute 40 plus correction, considering nga positive iyang head loss. Q naught plus correction, considering nga positive iyang head loss also. But, pagabot sa 1-3 nga pipe, ato na siyang i-minus. Why? Because negative ang iyahang head loss. So, meaning counterclockwise ang flow sa 5.3. So, imo siyang i-minus. So, same regyapon dari, no? Sa... Ah, so, wala pa ni siya, no? Wala pa ni siya. Baka daw mo join sa meet, ma'am. Thank you po. Ano siya daw? Napa daw mo join sa meet, ma'am. Thank you po.
Di pa sabot. Na-accept na siya tanan ay. Okay. So, muna siya ang saon pag-apply sa correction. So, sa loop 2, so, sa loop 2, natay pipes 1, 4, 3, 4, and 1, 3. So, iulahin na kasi 1, 3 kay na yung special nga condition sa shared nga pipe. Meaning, common nga pipe sa duha ka, loops. So, natay 1, 4, dere. And natay 3, 4. So, kaya siya, or considering nga same ra ang given nga N og R, so di mo mabalaka na din yun na siya i-solve given na siya. So sa Q not, sa 1-4 natay 70, 3-4 natay 25, or 1-3, 40. Okay. So sa RQ squared, same ra gyapon na ni no, ang formula. It's just R multiplied by the square of Q not. But ato sa siyang tanawon ang sign because H is sign sensitive. So tanaw na to be si 1-4 is counterclockwise, no? So kung mag-run to og loop nga pa clockwise dere, mo counter siya. So this is negative. For 3-4, this is also counter, no? So mo kontra siya kung mag-run to og clockwise nga loop. So this is also negative. And then si 1-3 is positive. So note nga kung sa picas nga loop negative siya, pag abot sa picas nga loop positive na siya. And then sa NRQ same ra gyapon, no? Same ra tong formula. N times R times Q. Ana lang. And then we will sum up these values. Pag-sum up lang na to, kani-sum up pod, and then get the correction factor. So, to get the correction factor, you just get the negative of H divided by R. So, covalent ra na siya. Okay. So, same ato raga po nun. So, bantayan na rin mo ang sign na rin. So, since positive man siya, meaning ato siyang i-add ang correction sa tanan clockwise nga flow. Then, ato siyang i-subtract sa tanan at counterclockwise nga flow. Or, to put it simply, tanaw ni mo ang imong H kung negative ba siya or positive siya. So, in this case, negative siya. So, meaning atong i-subtract ang ato ang correction. But if, butang lugar na to, ang gigawas dere sa imong correction kay negative, imo siyang i-plus dere. Kay negative man iyang H, imo siyang i-plus dere. Pag abot sa 1-3, since negative man siya, imo siyang i-minus instead. No? Okay. So, since positive man siya, ito siyang i-minus dere. Now, muna akong pasabot na special na condition pag abot sa shared nga pipe. Makita ninyo dere na si 1-3, ako siyang gibutangan og red para magdijug ka malipat nga naay special nga treatment, no? Pag-abot sa shared nga mga pipes. So dere makita ninyo si 1-3 kaning diagonal nga pipe naa siya sa loop 1, naa po siya makita sa loop 2. So naay lahi nga consideration sa iya, no? So for this, tan-aw nimo ang last nga katong application sa correction dere. So mo na siya no 1-3. So mo na siya yung bag-o nga Q. So mo na siya imuhang applyan sa correction pag-abot dere. So imong tan-awon, number 1, if na change ba ang iyang convention dere or iyang sign. So pag-abot dere, pagtanaw niyo mo sa last nga consideration or application sa correction, si 1-3 is positive gihapon. So unsa may pasabot ana, meaning kaning direction nga atong assume initially sakto siya, lahi lang ang iyang quantity or lahi lang iyang value. So therefore muna siya tong applyan sa correction kani siya instead of kani. So kung kana imong gi-applyan,
tape na. So, kana siya dapat ang imubutangan sa correction. So, since positive man siya, so ato siyang i-add. Ana. So, positive man siya dira, di ba, initially, and wala na change ang atong direction. So, muna siya nga ato siyang i-add. So, muna ni siya. Balik-balik na din ni siya. Antod sa ma-achieve na ito ang atong desired nga amount or allowable nga error. So, labot sa iteration 2, katong mga Q nga atong na-solve diri mo, atong i-fill diri nga mga Q not na pod sa pag-abot sa iteration 2. So, ngano man nga ga-iterate man ta ma'am, ngano man sige matagbalik-balik. Tungod ni atong gi-crash out nga kamantay mo atong nag-crash out ta diri. Kani siya, supposed din na pa ni siya sumpay nga katong akong gingan ganiha n multiplied by delta q raised to the power of n minus 1 multiplied by q not. So, gi-disregard siya kay gamay raman kaayo ang iyahang value. Muna siya nga nag-ginagmay nga diferensya. So, kung ato siyang ibalik-balik o run ang process, ma-anam o kagamay ang atong error or may pansigikan sa actual nga value. Borlado. Excuse me, ma'am. Ngano ganay nga kuan ang correction is positive siya, ma'am. Diba i-divide man ang H o ang R? Negative man ang isa ato. Always siya positive, ma'am. Depende sa ano. Dili, nag-apply man to negative. Diri. Kanimo pasabot? Yes, ma'am. Like, negative ang isa, then nga, positive ang... Oo. Ang imo pangutana na, is na by instance nga mo negative si correction? Yes, ma'am. Oo, naa. Pwede na siya may tabo. So, ma-negative siya kung positive ang imong summation sa head loss. So, ma-negative ang imong correction. So, unsa may buhaton, ma'am, kung negative ang correction? Mabali siya. Instead nga, diri ka mo plus sa positive ang... head loss, diri ka mo plus. So, ibutang lugar na to, negative ni siya. So, kani siya, negative man yung head loss, so diri ka mo plus. Tanawa, nag-minus man ta diri, no? Kung ibutang na to nga, ibutang talaga nga, negative na siya, ana, so, ma-plus na siya. Instead nga minus, ma-plus na siya. Nana. So, thank you, ma'am. Okay. Balik na ba na ako tanaya? Okay. So, dari, pag-abot sa ikasunod nga, sa sunod nga iteration, kaning value sa imong Q mo na imong sundon dari? Kani, 14034. Ano na siya ang mga values. But for 1-3, ang imong kwaon nga value ni Q, dili katong unang iteration. Katong loop nga duha na correction imong na-apply. For example, kani. Diba? So, na-atong na-consider ang correction dara, na-consider pa natong correction ani nga loop. So, muna siya imong kwaon, dili katong una. Or, kumbaga, ang latest nga loop. So, muna siya akong i-copy dari. And then, same rigid ang process ay. Ana. So, same ra ang atong process nga. Buhaton pag-abot dari. So, naman ni ma'am, dagarama kayo. Numbers. So, ang atong gibuhat, ato rang gipariha sa process kaganiha. So, sa ato ang direction, walay nag-change. Yun sa mga pagkabalo, ma'am, walay nag-negative diri. Diba? Wala may nag-negative diri, meaning walay nausab nga direction sa flow. Kaya for example, nabutang ka, nag-apply ka correction, o yan, negative na si 41.663. Na lugar
na negative lugar siya. Like this. So meaning, kani si loop 1-3, sayo pang atong assumption sa yung direction. So dili na siya pasakad na, paubos na siya diri. And then ang yung quantity is 41.663. So inga na ang mahitabo kung ibutang man nato nga ni negative ang inyong Q. But sa ato ang previous nga iteration, walay bisag isa nga ni negative nga value. So may pasabutan na, meaning tanan nga assumptions nato sa direction sa flow sakto siya. So manay pasabot. So if na ano na siya no na na change ang sign ay negative, so pwede ra nimo burahon ang imong drawing nga ginabasehan, so imong i-change and the, ang direction para pagabot sa second nga iteration, imo na to siyang mo-consider nga mo na to siyang direction. And then move on na din ka sa next nga process. So di ba wala may na-change nga direction dere? So positive man na siya diri sa una, positive po diri. So meaning parehas ra tong head loss, no? Parehas ra kung kinsay nag counterclockwise, kinsay nag positive, kinsay nag counterclockwise, kinsay nag clockwise. Mo na siya nga maura gyapon na nga to ang process diri. So kung kinsa to negative dito sa una nga iteration, mura po yung negative diri. Si 1-3. So apply correction. Apply tag correction, yun sa mana, ma'am. So, negative H over R. So, since negative man ang summation sa H, positive na po si correction. So, same lagi dato class, no? So, since positive man ang atong correction, so, ato siyang E, apply sa positive. So, i-add na to siya sa positive nga mga, positive nga directions or katong mga positive nga head loss. Then makita ninyo diri ang atong head loss is negative. So instead nga ato siyang i-add, ato siyang i-minus. Ana. Gets ra? Okay, so pag-abot sa second nga iteration sa loop 2, same ragyapon, kaya wala may na-change nga direction. Diba? So, positive to diri, nag-positive to diri, and then pag-abot diri, positive gyapon sa tanan. So, meaning, wala yung na-change sa atong convention sa head loss. So, parehas na sila o sign. Okay. So, apply correction. 2.821. So meaning ato siyang i-add sa positive sa katong quantity nga na positive og head loss og ato siyang i-minus sa katong quantity nga negative ang head loss. For example kani, negative siya. So meaning ato siyang i-minus. Kani. Negative yung head loss. So ato siyang i-minus. Kani positive, ato siyang i-add. Okay, so dapat ang atong goal ani class is dapat si H, no? Ang summation ni H mo 0. So obviously lagi pagkita sa tinod, no? But ato na siyang ibalik-balik na process until such time nga mo 0 siya. Or almost zero, di gina siya ma-perfect unless i-infinity ni mo na yung process, no? So, balik-balik lang nato siya. So, for our iteration 3, ato rin na siyang ikopya. Wait lang. Ay, dili ka ni siya imuhang basehan sa loop 2, ha? Diba, moment tong shared nga pipe? So, ang ato ang consideration sa shared nga pipe is katong first nga quantity nga ato nang na calculate sa first nga loop. So kato siya tong applyan, dili kani siyang 41.663. Okay. So ako siya dili. So mara dyan yung mga bantayan, shared loop,
og sign sa imong head loss. So dari iteration 3. Dato lang ni i-copy. So kana si 1-3 kani atong kauna na ang latest na loop na katong duha na correction imo na apply. Same with this, no? So, si 1-3, pagkabas sa third iteration, katong pinakalas nga loop nga itong i-consider mo, to siya nga quantity mo ibutang dari. And then, si 1-4-3-4, kan siya? Okay. So, same ragihapon nga formula, no? Walay na change. Positive ragihapon tanan. So imura nang i-copy tanan nga atong gibuhat ganiya parehas ra sa atong buhaton karon. Negative. Yeah, so apply na tong correction na to. Positive gyapon si correction. So dari positive gihapon, meaning sakto gyud siguro ato ang gi-consider nga ano. So same ra gihapon, no? Dari positive siya, so katong tanan nga positive ang head loss, i-add na to siya. Otherwise, ato siyang i-minus. So positive, so kani siya. Add gihapon because positive si head loss. But for this one, minus nimo siya. Ay negative man si head loss. So, pag-abot dari, so positive gyapon. So, i-minus na to siya sa negative og head loss. Same sa ikaduha, no? Negative gyapon. So, muna siya gi-minus na to. Kana sila duha. Pag-abot dari, positive siya. And wala tayo changes sa direction. So, atong buhaton, kanisya, itong previous nga loop, may itong applyan sa correction. Plus. Okay. Sige. So, makita. Sige. So, to continue. So, makita nato, no? Nanatay changes gamay sa itong head loss. Medyo niubos na siya. So, dari kaganihan. Napatay. Tag thousands pa. Pag-abot dari. Medyo dul-dul na siya, no? 880 na lang sa first loop. Pag-abot sa second loop, 1,200 na lang. So, medyo ni minus na. So, we will try to continue sa pila pa ka mga iterations. So, sa iteration 4. So ako lang i-delete para dito maglipo. So, yeah. So, ito lang nang i-copy. Kani, ito lang yung i-copy. And then, for 513, katong pinaka-last, ha? Nga loop, nga duha ka, correction inyo na apply kana siya. So muna ato ang gamiton. Okay. So same ra gihapon, no? Positive ra gihapon tanan. So meaning same ra gihapon atong process. Dari. And then for correction, moragya punto no, so kabalo naman mo ani. So din na nako explain. So makita ninyo, positive ang ato ang corrections. So mao ra gya punto nga mga rules. Okay.
kinini siya. So, be, check na to ah. Positive atong head loss, no? Positive atong correction. So, meaning, i-apply na to siya as positive to clockwise ng mga direction. So, here, we have a positive head loss. So, muna siya nga gi-add siya. Pag-abot dari, we have a positive head loss also. So, gi-add po siya. But here, we have a negative head loss. So, gi-minus siya. Sakto ra. Dari, positive atong correction. So, dapat i-minus na to siya aning first two pipes. Sakto na itong formula, oh, naka-negative siya. And then, sa last pipe, walay changes sa ato ang direction. So, positive ragya po, no, or plus ragya po na itong gigamit operation. But, atong gigamit na quantity instead of this is katong last nga pipe. Sa last na itong iteration. So, please, please, no, be very wary of that. Okay, mo gina potential ninyo nga kasayupan jud is ang sign daari sa imong head loss o kung malimot ka o consider ani nga dapat sa shared pipe, sa ikaduha nga loop nga imong ma-encounter ng shared nga pipe, ang imong applyan o correction katong initial niya nga or katong first nga corrected na nga cue. Okay, so proceed ta sa ikalima nga iteration. So, walay na change. Positive ragyapon tanan. So, we will just copy this. Akong formula, guys, ha, para as long as walay mag negative, dire-diretso na to, ipaspaso na to, o iteration. So, kani will be equivalent to this one, 1, 4. Ang 3, 4 na to is this one. And then, atong 1, 3 is this. Yeah. Okay. So, sige. Atong ipadayon og iterate. Ha? So, walay changes atong direction. Makita ninyo, naka-positive na siya dara. So, pag-abot sa unang nga iteration, mas gigamay ang atong head loss, 119, 155 na lang. So, remember nga, ang atong aim is to make this zero out, na? So, kinanglan na to siya i-zero out. So, sakto ba itong, ano? Then, so, 41.375. Let's check. Yeah, sakto ra day. So, i-run na ko ha, og daghan. So, walay problema. Wala tayo kinahanglan nga bantayan dari sa ato ang sign sa H o dari sa ato ang correction because ang ato ang previous nga value sa Q were positive. Meaning, wala tayo changes sa direction. So, meaning, consequently, pag-abot dari, wala tayo changes po sa H. And since wala may changes sa H and positive man ang ato ang correction, basically, pareha ra ang conditions, no? So, ato siyang ibalik-balik og iterate until such time nga atong ma-achieve ang almost zero nga head loss. Okay. So, nianam na siya kagamay. Walay problema, no? Naka-positive tanan na to Q and tanan na to correction. Yeah. So, we can proceed. This is iteration 10. Positive regyapon tanan. Okay. So, same conditions. So, same formulas apply. Moving on. Iteration 11. So, gamay na lang kayo atong head loss nga differential. So, meaning, gamay na lang atong error, ana. Okay, iteration 12. Isamot na siya kagamay, guys. So, same ragyapon. Walay naglahi, no? Yeah, positive ratanan Q, positive pud imong tanan corrections. Same condition, so same formulas apply. Moving on.
Okay, so gaano mo gagamay itong correction factor? So we're nearing the exact values, no? So makita po nato itong h, ga dool na po siya, o converge siya 0. Oh, so grabe na kay Kaminya la itong correction. Kita ninyo, unsa na itong iteration 15. So imagine na kung na-engineer ka sa una, ina na siya kakapoy niya, wala po yung Excel. Okay, so si correction nato nag-zero na siya, but ang atong summation sa h, napadya po'y different siya gamay, but no, gamay ragid kayo mampod noon. So wala problema. Sa aha, ako sa siyang ini. Ano? Ako sa nang ikuan ang iyahang color to make sure nga di what tayo na miss kay base na nag-negative bitaw niya, takabantay. Wait lang. Yeah, so wala problema. So padayon ta. Try na to up to iteration. Kung kanus dool na gyud siya mag 0-0 atong head loss. So wala problema, same condition, so same formulas apply. Yeah, dool na kayo atong head loss 0. Padayon. So wala problema sa ato ang kuan. Gamay na lang kayo siya gid, no? So, ma'am, unsa man kanus aman himo stop ani. So, actually kung sa context sa usa ka designer, sa perspective sa usa ka designer, imo gid na siyang discretion, no? Kung kanus ka mo stop. But of course, you know nga kung mas mo stop ka early sa imong iteration process, mas dako pod ang chance nga mas dako imong error. Now, if you will continue to do this to sa pang-iteration, no? So you will be guaranteed nga you are nearing the exact number. Oh, so the iteration 24 na. So na, oh, almost zero na siya. So na ni error, pero grabe nagigikagamay as in. So decimals na lang. So, unsa na mo pagkabalo, ma'am? Pag-abot na mo sa pag-design nga, mo stop na mi. So nara sa inyo ako. Unsaon ninyo pag unsa inyo hang discretion ba nga okay na ni kayang kabito nga sakto na ni or dool na ni sa sakto na manggaling error ani grabe na kayo ka minyal so pwede na kamo stop but in the kung inyong pangutana is about sa pag answer no sa akong pag-exam sa inyo ha so I will indicate kung pila ka iterations ang inyo hang inyong i-execute or pwede pod nga mo yun kung analyze this network and ana kuha ang flow rates and then allowable error is equivalent to betong lugar na to ang error nga allowed is only 3%. So saan man na siya namo, ma'am? So, si error, this is the absolute of change between the new Q and the previous Q divided by the new Q. Ay, wala. Divided by the new Q. Na. So, that is how you get your error. So ginatan-awan na kung pilay imuhang diferensya no or variance gikan sa last ni mga iteration process. So let's check ang error no. So ang kumbaga ang mag-set sa limit kung kanus amo mag-stop sa iteration when it comes to problems no puhon-puhon sa atong mga exams or quizzes or na ba may laboratory nga activities. So depende gid siya sa iingon sa problem. So either I will tell you that execute this pipe network analysis, run say 7 iterations or 5 iterations. So muna siya yung sundon. Or I can say that sige, run iterations considering the maximum allowable error is buta na to 5%.
5%. So meaning magpadayon ka sa imong iteration until tanan nimong error is less than 5%. So tan-aw na to ang error ning uban ha. For example, ang condition sa imuha sa problem is i-conditionan ka nga ayha na ka mo stop kung less than 5% na ang imong error. So example, nalugar ka nga maximum allowable error is 5%. So kani siya nga iteration bagsak pa ni siya kay na pa 13.67 na pa 6.84. So meaning padayon ka sa imong iteration. Pag-abot sa iteration 4 na gyapoy greater than 5. Eh di padayon na pud ka. Next nga iteration, iteration 5. Sa iteration 5, makita ninyo no, wala nay more than 5%. So meaning ang condition imo nang na-meet kay 5% man ang allowable nga error. So meaning mo pasar na ni siya sa condition nga gihatag sa imo sa problem. So mo na siya ang Hardy Cross. So any questions, clarifications? Wala na? Sige, so I guess nasabta na, no? Base na yung gilibugan ng uban. Pwede ragi. Okay. So nasabta yung lugar ninyo. Bantay lang bitag di mo kaansa sa inyong kuan ha. Sa inyong activity. Magatag mo activity. But ma'am, is it name mo ang Excel, ma'am? Yeah, I can give you the Excel para na may reference. Thank you, ma'am. Sige. Kinsa to? Kinsa to siya? Estan niyo ba? Wait lang. Jot lang. Gamay lang, ha? Water supply. For... Sige, so, if wala na yung pangutana, takot na ni siyang end in a while ang ato ang class. So, you just check your Google Class ng stream. I will just post the activity ng inyong buhaton for this topic. So, kaira. Kani siya, wala problema. Kani siyang isend sa inyo, ha? So, ang final, ani, lugar, for example, okay na. Nag-stop na lugar kasi mong iteration. So, ang imong buhaton, na, kung nag-stop na ang iteration, imo siyang i-butang daari ang imuhang tinuod nga values. Muna na siya ang exact yun nga values. Muna na yung makamit sa tanan junctions, zero kung imong isum up ang outflow ug inflow and then ang head loss is zero. So as you can see here, no, so natay very gamay rigid kay siya nga error, so acceptable na siya. So dari ibutang na din niya na siya ang inyong final nga flow. So sa 1 2 kani si 40 mahimo siyang 51.94, si 2 3 nga 10 mahimong 21.94, and then sa 1 3 katong shared nga pipe dire jud mo sa last, no. Pero do wala naman sila nagdiferensyado. Na siya correction, but 0.000115 mga ingana na. So, layo na kayo siya, no? So, muna siya nga wala na kayo changes. Especially kaysa third na tanga decimal place na ground off. So, muna siya. So, si 1.3, may mo na siyang 41.355 and so on. So, inana lang siya ang Hardy Cross, no? So, I will be giving you an activity for you to do, and you will have to submit it be 24 hours after sa composting. So bantay lang inyo hang stream, dituro ko magpost. Sige, so if wala na jay pangutana, wala na. Sige, so class dismissed and thank you for attending today's class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.